Ba makino, nanlisik ang mga mata matapos mapanood ang footage na patunay na hindi ang Team Marcos si Percy Lapid. Lumang larawan na na Percy at First Lady Imelda Marcos, isang malaking sampal sa mukha ni Bama at sa mga bias media networks. Magandang araw bayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong araw na naman at meron na naman tayong pag-uusapan. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe and hit the notification bell para mas maging updated ka sa mga newly released naming videos. Nagulantang ang mga dilawan matapos kumalat online ang mga videos ng pinaslang na batikang broadcaster na si Percy Lapid na nagpapatunay na siya'y pro-Marcos taliwas sa pilit na ipinapalabas ng mga mainstream media. Sa isa sa mga vlog nito, sinabi niya kung sakali man umanong papalitan ng Pangulo, tanging si PBBM pa rin daw umano ang kanyang papanigan. Noong 2019 rin, naikwento niya sa isa sa kanyang mga videos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. umano ang pinakamahusay na naging presidente ng bansa. Kasamay nito ay ang paglitaw rin ng lumang larawan nila ni former First Lady Imelda Marcos. Mga pangyayaring ayon pa sa mga vloggers ay patunay lamang na hindi kritiko ni PBBM ang nabanggit na broadcaster. Narito ang naratibong naisipagkalat ng mga mainstream media at ang actual video footage ni Percy na siyang sumampal sa kanila. Ayon pa sa The New York Times, journalist to criticized Marcos, the radio host Percival Mabasa was the police said he had been a prominent critic of President Ferdinand Marcos Jr., and his predecessor, Rodrigo Roa Duterte. At aagawin din lang ang pwesto ngayon kay Marcos ako, mga kaibigan. Ha? Katulad din ng maraming mga nakausap natin na hindi sila pare-pareho ibinoto. Ang ibinoto ay si Vice President Lenny Robredo. Kung darating ang sandali na aagawin nila ang pwesto kay Bongbong Marcos, abay, kakampihan ko si Bongbong Marcos. Yan ang tandaan ninyo. Sa mga huling broadcast ni Ka Percy, idinain niya ang kahalagahan ng patuloy na paglaban sa kasinungalingan para maisalba ang ating lipunan. Nakakagalit at nakakabahala ang patuloy na pagpaslang, panggigipit at karahasan sa mga mamamahayag natin. Kailangan ng wakasan ang kulturang ito. Inilahad rin ng isang netizen na nakakapagtaka lamang umano na kahit wala pa anyang 24 oras mula ng maganap ang naturang insidente ay nagsilabasa na umano ang mga rallyista na tila ba expected anya ang mangyayari. Ayon pa sa kanya, small-time journalist Percy Lapid and less than 24 hours all these activists came to rally, well-prepared and well-organized like the incident was already expected. The media all came together, insinuating that the government had something to do with it. I want to ask, how famous is Mr. Percy Lapid? Because the media makes it look that he is a very famous anti-Marcos personality, when in fact, he is not really an anti-Marcos nor a Marcos critic. Makes me wonder why some famous media personalities who are loud and real anti-Marcos are still alive. Then here comes to the US media horning in, particularly the New York Times. What is this? Accusing Marcos without evidence? Public trial? Well, people aren't as blind as they were back in 86. They simply won't buy the stunt anymore. Stop using the innocent as sacrificial lambs in an attempt to demolish the government. Magigang tila pambibintang ni ex-Vice President Lenny Robredo kay PBBM ay pinalagan rin ng mga vloggers. Narito ang kanilang naging mainit na palitan ng pahayag. Lenny Robredo tweeted, "Nakikiramay ako sa lahat ng nagmamahal kay Percy Lapid. Malaking kawalan ng kanyang boses, tapang at pananaw sa panahong bumabangga tayo sa tahasang panlilinlang sa taong bayan. Hindi dapat palampasin ang pagpaslang kay Percy. Dapat kaagad maihain ang hustisya sa pangyayaring ito at sa marami pang incident sa ating mga journalists.
sa isang lipunang tunay na malaya. Dapat walang puwang sa karahasan at panggigipit sa ating mamamahayag. Ayon naman sa naturang vlogger, hindi ako nagkamali na sabihin kong isisisi na naman kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagpaslang kay Kaper si Lapid kagabi. Heto na ang mga ping, pati na si Dr. Atty. Lenny Robredo na nagpapahayag pa ng kawalan daw ng boses, tapang at pananaw ni Lapid sa panahong bumabangga ang oposisyon sa tahasang paninilang sa taong bayan. Bakit? Ano ba ang punto ni Robredo rito? Na kaya pinaslang si Lapid dahil kumakontra at kritiko ng PBBM? For your information, Dr. Atty. Lenny Robredo, heto ang statistics na inilathala ng Rappler kung saan lahat ng administrasyong nagdaan mula noong 1986 ay merong mga journalist o mamamahayag ang pinaslang, hindi lamang ngayon sa panahon ni PBBM. Sa panahon ng BFF at benefactor mong si B.S. Aquino III, merong 32 journalist ang pinaslang at sa panahon ng Santa Ninyong si Corey ay 17 journalist ang nawala. With your logic, addressing Dr. Atty. Lenny Robredo, parang sinabi mo rin yung dalawang Aquino rin ang may kasalanan sa pagpaslang ng mga journalist sa panahon ng panunungkulan nila. Kaya madam, konting isip-isip pag may time. Sa Pilipinas, ang pinakamagaling na naging presidente si Marcos. Yan ang totoo. Eh pero ayaw nilang mangyari yun na ayaw nitong mga kwan na lumabas yung katotohanan na yun na si Marcos talaga pinakamagaling dito sa Pilipinas. Sa totoo, ha? Sa ayaw nila at sa gusto nila, eh yun ang totoo eh, mga kaibigan eh. Bakit nagalit ang... Ano ba isa sa dahilan na ikinagalit ng Kano para siya pabagsakin? Nagsimula yan doon sa kwan eh. Doon sa... Nung binago ni Marcos ang saligang batas natin. Isa yan eh, sa dahilan eh. Dati kasi, meron tayo yung 1935 Constitution. Eh doon, nakasama yung base militar na walang ano yan eh, walang limitasyon ang kanilang pananatili dito sa ating bansa. Huwag kayong maniniwala nang nagpalayas ng base militar dito sila ERAP. Hindi totoo yan, mga kaibigan. Nasa saligang ginawa yan sa 1978 Constitution ni Marcos. Nilagyan niya ng ano yon, ng leverage ang Pilipinas. Kumbaga eh, may panabla ang Pilipinas. At saka si Ninoy Aquino, double agent. Sa mga hindi nakakaalam. Diba siya ang founder ng MPA? Oh, si Ninoy. Eh ano ibig sabihin nun? Di agent siya ng komunista. Pagkatapos CIA pa si Ninoy. Double agent eh. Kaya ang Amerikano, sinacrifice yan. Bakit? Eh alam nila, walang katapatan yan eh. Bakit mo pagtitiwalaan yung tao na walang loyalty? Di ba? Bakit? Yun ang isipin ninyo. Eh bali ba, nasa masama mang sabihin, pero nasa lahi nila, di ba? Naging kasaysayan ng angkan ni Nino yan, yung pagiging makapili. Anong masasabi niyo ukol rito, mga kababayan? Just comment it down below sa comment section and give a massive thumbs up kung nagustuhan mo ang paksang ating tinalakay. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang panonood.